We have to step outside. Are you for real? Are you for real? You didn't even stop him. You didn't even stop him. My God, you're on camera. You're on camera. Kitang-kita ka sa camera. Don't worry, ate. Are you the manager here? Are you the manager? Are you the manager, kuya? Are you the manager? Where are the customer? We don't even know the guy. And then you're asking us to step outside. Because of what? Because of what? Yeah, he's attacking us. Yeah, he's attacking us out of nowhere. Then all of a sudden you're gonna ask us to step outside? Yeah, that's why you should have handled that. Oh, and then? Oh, you may call the barangay. You want us to do your job? My job? I'm not asking you to do my job. I'm asking you is to protect us. So you want us to protect you? Oh my God. Ayun, gusto ko na mag-react dyan sa napanood ko na video dyan sa Starbucks Kalayaan. Oo. According dyan sa caption doon sa nagposta. For me, although hindi natin alam yung buong story niyan, pero sa flowing ng kanilang conversation, it seems like may nangyari na hindi maganda doon sa customer, na siguro may isang something na custom na tao din na pumasok doon na ginawa sila na hindi maganda, na medyo na awkward sa kanila, no, hindi maganda ang dating. So, tama si customer. And mali itong manager. At sumigaw ka, ha? Manager, sumigaw ikaw. You're not supposed to do that, ha? Mm-mm. Unang-una, dapat i-recall itong manager ng Kalayaan, Starbucks. Kasi mukhang hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Mukhang hindi siya na-brief. Kahit sa establishment ho tayo pumasok, pumunta, the moment na andoon ka sa loob ng establishment at may nangyari doon sa loob, command responsibility ng establishment na mag-intervene at pakialaman at protektahan kung sino ang tama at mali. Ano to, literal Starbucks Kalayaan? Literal ba ito na ano, na negosyo lang talaga matapos kayo kumita? Wala kayong pakialam sa customer ninyo, ganun ba yun? At saka ikaw manager, huwag kang sumigaw. Anak ko, kung ako nakaharap mo na ganyan, sigaw-sigawan mo ako, papasakan ko talaga ng aparador yung ngalangalam mo. Hindi pwede sa akin yung ganyan-ganyan na sigaw-sigawan ako. Mali yun, red flag na yung ginagawa mo. Sa ospital, for an instance, nagpa-check up ka, tapos sinabi ng doktor na need ka i-confine kasi hindi maganda ang lagay mo, pero nag-refuse ka. Ngayon, hindi ka basta-basta papalabasin ng doktor, papipirmahin ka muna ng waiver para nakalagay doon sa waiver na kung ano man mangyari sa iyo sa labas ng hospital, hindi nila pananagutan. Ganun ang protection na ginagawa ng mga establishment sa mga taong pumapasok sa kanilang vicinity. Kung nasa labas ng Starbucks ang customer na yun na nagre-reklamo, edi wala kayong pakialam. Kahit pa nga sa labas nangyari yun, kung talaga may concern ka sa kapwa mo, edi tutulungan mo. Tarantado pala tong hayop na to, di ba? Mm. Iba, anak, mapapamura. Pigilan nyo ako! Pigilan nyo ako! Pagpuga! Mali yun. Ha, mali yun talaga. Ikaw, manager, umayos-ayos ka, ha? Huwag kang sisigaw-sigaw na kala mo. Siga-siga ka dyan. Yung sahod mo, kinukuha dyan doon sa mga kita ninyo dyan. Ha? Kung walang nagkakape dyan sa inyo, wala kang sasahurin, ha? Ayos ka. Dito sa Century, halimbawa, may nangyari dito na ano no, na mga hindi magandang pangyayari sa loob, sasagutin kami ng management dito na, what do you want us to do? Protect you? Natural. You have to protect us. Dito kami nakatira. Diba? Ganon din no sa mga establishment. Kapag ka pumasok ka, saan mga establishment yan? Mapa-airport, mapa-restaurant. Pag may complaint ang customer, you have to assist. You have to intervene. Baka din niya naiintindihan itong intervene. Ang ibig sabihin ng intervene. Huwag mo sisigawan yung customer. Dapat ikaw pa yung nag-i-explain ng maayos sa customer na
kung ano man, dapat nag-alibay ka na lang na pasensya na po, ito ganyan, next time around. Di ba? Huwag yung sisigaw-sigaw ka. Sarap pasakan ng ano, yung amplifier yung baga mo eh. Ha? Pugan. Nako, pasalamat lang talaga ako guys no, na hindi nangyayari sa akin yan. Hindi ho ako nakaka-encounter ng ganyan na mga insidente. Kasi pag ako, sa akin nangyari, hindi talaga pa pwede sa akin yung tataray-tarayan ako, promise. Lalo pa pag alam ko na ano na ako yung tama. Okay lang kung ako yung mali eh. Sisigaw-sigawan mo ako dahil ako baka ma-uppercut pa kita. makita mo ikawalong palapag ng ano ng langit. Pugad dai. Mali ka, manager. Dapat sa'yo umalis ka sa pwesto mo diyan. Mag-security guard ka. Hindi tama 'yung ginagawa mo, mali 'yon. You have to protect your customer. Hindi lang kayo taga-timpla ng kape, hindi lang kayo taga-tinda ng mga cake dyan, mga pastries. Hindi lang kayo taga-linis dyan, hindi lang kayo taga-serve. Need din yung protektahan yung bawat customer ninyo. Ganun yun. Hindi lang puro kabig-kabig sa negosyo. Dahil, puga ka. Dapat sa'yo, alugin yung utak mo eh, ha?